Hello, Kapamilya, and welcome to our vlog. So, ang iba ko sa inyo ay alam na na ako ay naging teacher sa Pinas. Ngayon, may mga nagtatanong ho, why not be a teacher here in America? Yan ho, sasagutin natin. Una ho, ay ako ho ay natatakaw. At kalala kayo na mga estudyante din ay baka ako ay ibalibag ng mga aray. Kahit elementary lang, ang nakaw, pagkakalaking mga bata. Pero to be serious ho, kaya ako na din sa US, hindi ho dahil para magtrabaho. I wanted to spend my life with my husband and eventually with my kid. Kaya ho, fiancé visa ang ina-plan ko, hindi work visa. Ang isa pa hong dahilan, kaya ho ako ay hindi nagtatrabaho din eh, ay gusto ko ihawak ko yung oras ko. Kaya ang ginawa ko na lang, sa halip na ako ay maging empleyado, ay meron akong maliit lang na negosyo para naman ako ay may pinagkakaabalahan. Another reason ay ako ho ay mahilig gumala. Yun ang asawa ko ay, ang trabaho ho niya ay nagtra-travel siya. So, minsan kami ho ni Mia, nakikisama kami, nakikisaw-saw kami sa kanyang trabaho. So, hindi ako pwedeng matali sa isang lugar at gusto ko talaga i-marating ko yung iba't ibang lugar din sa Amerika. Sabi ko nga ho kanina ay gusto kong mas mabigyan ng oras ko ang aking pamilya kaysa sa trabaho. Pero kung kayo ay may trabaho dito, I respect all of you, I salute all of you. Pero para ho sa akin ay mas gusto ko yung ganitong lifestyle. Wala akong boss. Ang boss ko ay ang sarili ko. Ako ang boss ng kusina. Tsaka yung asawa ko yung boss ko. Nagsasabi ho, nasayang daw ang aking pinag-aralan dahil hindi ko raw nagamit. Pero nagamit ko naman ho sa Pinas. May mga estudyante ako na na-inspire at naturuan. Sayang ang buhay ko kapag hindi ko siya i-enjoy. Kaya ho yun ang dahilan. Ngayon ho ay nakisama ulit kami kay Matt sa kanyang biyahe. And because I'm that extra mom, kami ho ngayon ay may matching outfit of the day. Are you ready? Don't forget it. Ready? Ready? Bye. Say hi! Hi! Kapag ako ina sa biyahe ay na-expose ang aking mukha sa araw kaya ho kailangan imaglagay ng moisturizer with SPF. Ganyan din si Matt, nilalagyan ko rin ng moisturizer para naman protektado ang kanyang magandang cutis. Ayan ho ang gusto niya, yung siya ibinibaby at inaalagaan, feel na feel niya. Don't close your eyes. Watch the road. Ayan ho, tayo ina sa workplace na ni Matt. Kung inyong mapapansin ay meron silang maraming campers. Yan ho ay parang house on wheels. Kompleto ho yan. Meron niyang CR, may living room at mayroong kusina. Ngayon naman ho ay ini-inspect na nila ang aming i-deliver na camper para ho sila ay makasigurado na ari ay walang damage. Ayan, tapos na. Pwede na kaming umuwi or we can get another load. Karaoke time! Sana ay pupunta sa Dollywood kaya lang isarado sila. So, kaya ho ngayon sa iba namin dinala si Mia pero I'm sure matutuwa siya dahil lagi ho niya itong nakikita kapag kami ho ay nasa interstate. Ari ho ang interstate. Mia, we have a surprise for you. You ready? Wake up, girl. Where are we? Dollywood. No, we're not in Dollywood. It's still closed. But I'm showing you something else. Let's go.
We're on top of the mountain. Look around. Who's that? It's a statue of a dinosaur. A dragon? Do you remember that? Yeah. You always see that from the road. Yeah. Yeah, let's go. Kami ho inagutom sa aming biyahe kaya naman naisipan naming subukan ang restaurant na Are sa kabilang kalsada. Yeah, if you don't care, and So, bakit hindi ko rin naisip? Napaka-smart niya talaga. Tinan niyo yung ginawa niya. Thank you. Wow. Kung gagana sa akin yung hack ni Mia. So daw. Uuwi na ho kami. Salamat sa inyong panonood. Say bye, Mia. Bye. I love you. I love you.